Amen. So God is good all the time. All the time. God is good. God is good. So, ako po ay nagagalak at natutuwa dahil habang kami ay kumakain ni Brother Joe, magkatabi lang. Pag-aisip ko niya sa akin. Pag-aisip ko niya. Sabi ko, oo, alam ko na. Malapit na yung oras ko. Ngayon, dumating na po ang aking oras. Kaya ako po ay nandito sa inyong katapag. Medyo nag-ibig siya ng, doy, doy. Alam mo, kinakabahan ako, pero konti lang. So, sabi ko nga, habang may dumodorbel pa doon sa pintuan, sabi ko, Brother Joe, mukhang kumakapal yung tao. Kaya sabi ko, God is good kasi habang kumakapal yung tao dito, maraming tao makakarinig ng salita ng Diyos na maaari nilang gamitin sa kanilang buhay. So, all glory belongs to God po, no? So, ang aking pong Bible excerpt ay matatagpuan sa Book of Jonah chapter 2 verses 2. So English po ay, and said, I cried by reason of my affliction into the Lord. Medyo mainit po, eh, saka lang. Mahirig talaga yung salita ng ating Lord. Matri lang yan, ha? Okay. So, and I said, and I cried by reason of my affliction into the Lord, and he heard me out of the belly, he cried, and though he hears my voice. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati. At siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol. Ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. So yung Sheol po yung isda, no? Yung isda po na malaki. Pero no, hindi ko pa alam sa Tagalog kung ano nun eh. Pinaka-ano niya. Balena. Kala ko yung gurami lang. So, ipo. So, balikan muna po natin yung in the book of Jonah, chapter 1, verses 17. So, mahaba po yun. So, kung hindi nyo po, hindi nyo po nababasa yung chapter 1, verses 17 ng book of Jonah, pwede nyo po siyang i-read. For now, let's summarize na lang po yung kwento nito, no? So, sa si Jonah po ay isang si Jonah po ay inutusan ng Panginoon na pumunta sa bayan ng Nineve. So, sabi sa kanya ng Lord, bumangon ka dyan at pumarong ka sa bayan ng Nineve. At marami doon na kasi doon po sa bayan na yun ay marami nang umabot na yung kasamaan sa harap ng Panginoon. Then, masunod rin naman po itong si Jonah. Bumangon naman siya, ngunit ang ginawa po niya ay tumakas po siya. Tumakas siya sa harapan ng Panginoon. Hindi po niya, Jonah disobeyed God. Hindi po siya sumunod sa Panginoon. At sumakay siya ng bangka, at doon sa bangka, pumwesto siya sa pinakamalalim na part ng bangka. Then, habang pumapalakad po, nagkaroon ng ulos sa dagat, nagkaroon ng malakas na hangin, na halos yung bangka nila sinasakyan ay tumaob. So, nakita po nung kapitan ng bangko, si Jonah, nandun sa ilalim na ilalim. At sinabi na, bumangon ka dyan at huwag kang magtulog. At ang yung bangka nga, dahil nga po sa masamang panahon, baka sila'y mamatay. So, in the time po na yun, alam na ni Jonah na bakit nagkakaroon ng unos o malakas na hangin. At nagkakaganoon yung dagat, parang galit na galit. Kasi nga po, Jonah disobeyed God. Hindi po siya sumunod doon sa pinag-uutos sa kanya ng Lord. So, ayan po. Welcome po. Welcome po sa inyo, Ate Cloud. Sa inyo po, Sister. So, Sister May. Welcome po sa gawain ng Panginoon. So, habang sinabi po ng kapitan sa kanya, nagkaroon na rin po na idea si Jonah. Nagkaroon na siya na idea na bakit ganun na masama yung panahon. Dahil nga po hindi niya sinunod ang Panginoon, ang sabi po nung ano sabi ay manalangin tayo. Manalangin po tayo, no? Then, nung ano po, nanalangin sila, ito pa. Nung nanalangin po sila, nag-present na si Jonah na buhatin niyo ako.
Kasi alam na po ni Jonah sa sarili niya na para hindi na madamay yung mga kasama niya at tumawag pa yung bangka nila, itapon niyo ako sa dagat. Nung tinapon po siya sa dagat, ng mga tao po doon, kinain po siya ng isda. At si Jonah po ay nanatili sa tiyan ng isda ng 3 araw at 3 gabi. Sa Jonah chapter 2 verses 2, na magkagayon na nalangin si Jonah sa Panginoon ng Diyos mula sa tiyan ng isda. At kanyang sinabi, "Tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aming pagdadalamhati. At siya'y sumugod sa akin mula sa tiyan ng Siol at sumigaw at iyong dinig sa akin." So, nung tumakas po si Jonah, doon po nagkaroon na agad ng disobey. Hindi na po talaga siya, doon na po nag-start yun eh. Kasi, nung una, bumangon naman siya at sinundin niya yung Panginoon. Pero yung sumunod, hindi na niya sinundin ang Panginoon, nag-disobey na siya. Hindi na siya tumuloy doon sa bayan ng Ninive. No, bagkos, nagpunta siya doon sa lugar ng Tarsis, kung tawagin. So, habang po ay man, but you may not hide in the eyes of the Lord. Ano po? Amen po? No, kaya natin, kahit nga magtago tayo sa ilalim ng tunnel, magtago tayo sa ilalim ng higaan natin, makikita ng Panginoon ang ginagawa natin. Ito man ay tama, o ito man ay mali. No? Kasi, sabi nga niya, "I am with you and will watch over you wherever you will go." Amen. So, in the Genesis chapter 28 verse 15, "At ako'y narito at sumayo, sumasa iyo at iingatan kita san man ako pumaroon." At san man ako pumaroon. "At papabalikin kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwanan hanggang sa hindi ko nagagawa ang sinasalita ko sa iyo." So, ganun po tayo kamahal ng Panginoon, no? Ganun po yung pag-ibig niya sa atin. Ganun po niya tayong kahalaga sa ating Panginoon na dumating man na hindi tayo susunod sa Kanya, binibigyan niya tayo ng pagkakataon o chance. Ano po? Binibigyan tayo ng pagkakataon na tawagin natin siya. Biruin niyo po, ha? Sa loob nung sino yung tao na makakarinig pa sa iyo kung nandun ka na sa loob ng tiyan ng isda? No one. Wala pong isa sa atin. Kahit ako, kainin ako ng isang malaking balyena na hindi nyo nalalaman. Sinong makakaalam? Wala nang iba. Diba? Kundi ang Panginoon lang. No po? Tumawag ka. Kaya nga sabi niya sa kanya, tumawag siya na nalangin siya sa Panginoon. At narinig ng Panginoon yung tinig ni Jonah. So, ganun po kabait ang Panginoon sa buhay natin. No po? Sa mga kapatid po natin na mayroon mga kabigatan sa ating puso, sa panahon na marami tayong alagahan sa buhay, sa panahon na hindi mo alam kung sino yung maaari mo pang lapitan, always remember po, mga kapatid, na mayroon po tayong Diyos na laging may panahon at laging may oras para sa atin. Ganun po kating ang pag-ibig niya sa atin, no? Na hindi po niya tayo iiwan kahit na anumang mangyari. Just call the name of the Lord. At nandyan po siya. Lagi po siyang mananatili sa presensya natin. So, lalo na po sa mga taong mananampalataya na lagi po niyang pinipili o lagi po niyang tinatawag. Amen. Amen? Sa sitwasyon na walang-wala ka na, kaya palitan ng Diyos ng sobra-sobra ka. Sa panahon, sa sitwasyon na ubus na ubus ka, kaya-kaya kang palitan ng Diyos na punong-puno ka. At anak, kahit baon na baon ka pa sa utang, kaya-kaya kang iahon sa kinalalagyan mo. At kahit sa sobrang hirap-hirap na ng pinagdadaanan mo, kaya-kayang baguhin ang sitwasyon mo ng ating Panginoon. So, yun na po yung main seat kong Bible exhortation na po. So, makikita po natin na ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay,
Sabi ko nga, habang ikaw ay lalong lumalapit at lumalapit sa Panginoon, doon mo mararanasan yung lahat ng pagsubok na pwedeng dumaan sa buhay mo. Walang-wala ka man ngayon. Hindi mo man na hindi mo man lang makausap yung mga kamag-anak mo, malapitan mo, pero I know na mayroong Panginoon na bibigay, siya yung provider sa ating buhay. Diba? Na kahit kay bigat-bigat na kausapin mo siya, huwag kang kahit, huwag kang susuko kasi yung pagsuko, wala na eh, wala na magiging kahulugan pag sumuko ka pa eh. Ang sarap mabuhay, totoo na po, ang sarap sa mabuhay sa mundo. Amen. Lalo na kung meron kang Panginoon sa puso. Amen! So, Lord, thank you, Father, that Panginoon sa wisdom, Panginoon, knowledge, Panginoon, na bigay niyo sa amin, Panginoon. Thank you, Father God, na kami lalabas, Panginoon, sa bahay pa ng bahang ito, Panginoon, na dala-dala, Panginoon, ng iyong mga tuho at iyong mga aral. Lord, sa pagpapatuloy po ng aming gawain, Panginoon, tulungan at turuan mo po kami, Panginoon, na maniwala pa at magtiwala pa, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Sa inaman po, Lord, namin ipinabalik ang pinakamataas na papuri na may pasalamat ng Jesus, my dear.